kapupin. Akin din ang puso namin nang grasya mo'y kamdin. O Kristo'y dinggin ang puso namin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang dakilang kapistahan ni Papa San Gregorio, isang pantas ng simbahan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyagamong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkalob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman na mga tagapangasiwa ang pag-unlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus,
nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din, ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit, ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkahagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng naimbak.
sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ng Poong Hesus Nazareno sa inyong lahat. Isang aral tungkol sa pag-aangkop ang nais ituro ni Hesus sa ating Ebanghelyo. Pag-aangkop. Medyo malalim, ano po? Medyo malalim ang salitang pag-aangkop o sa Ingles, to adapt. Pero ang kahulugan nito, walang iba kundi baguhin ang isang bagay at iayon. Kaya para mas maunawaan natin, balikan natin yung talinhagang ginamit ni Jesus sa ating Ebanghelyo para mas maunawaan natin kung ano ba ang aral tungkol sa pag-aangkop. Sabi ni Jesus, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Ito po yung ibig sabihin ng pag-aangkop. Ang lumang damit na may butas, nangyari, ito luma, may butas dito. Hindi mo tatagpian, hindi ka kukuha ng retaso sa bagong damit. Dahil una, masisira yung bagong damit. Gugupitin mo ba yung bagong damit para itagpi sa butas na luma? Hindi. Dahil masisira yung bagong damit. At pangalawa, hindi bagay. Luma, tapos ang tagpi, bago. Hindi bagay. Hindi match. Hindi angkop. Parang yung isang sisidlang alak na ginamit din ni Jesus na isang halimbawa. Sabi ni Jesus, walang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang alak. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Nakakita na po ba kayo nung sisidlang balat? Dati, ang lagayan ng alak ay yari sa balat ng hayop. Paano ko ba ma-explain ito? Yung parang bag na may butas dito, pero balat siya ng hayop, doon nilalagay yung alak. Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Kundi puputok yung balat, masisira yung balat. Kailangan ang alak iimbak muna sa bariles para maluma. Pag luma na, saka ililipat sa sisidlang balat. Yung sisidlang balat kasi, ginagamit yan kapag nagta-travel. Wala pa kasi nun mga water jug. Wala pang lagayan ng mga alak na yung mga nakalagay sa stainless. Hindi pa ganun. Yari sa balat ng hayop. Kaya dapat, kumbaga, luma sa luma. Lumang alak sa lumang sisidlang balat. Bago sa bago. Kaya hindi pwede yung bago sa luma. Hindi angkop. Hindi rin pwedeng luma sa bago. Hindi rin angkop. Mga kapatid, itong nais ituro ni Jesus sa atin. Ang matutunan natin, ang pag-aangkop, lalong-lalo na ngayon, alam natin na marami tayong o marami na itinuro sa ating mga bagay, kaya hindi pwedeng gawin yung
Dahil una, hindi na ito bagay. Pangalawa, masisira tayo. Tayong masisira kapag ginawa natin yon. Halimbawa, dapat nakamask. Diba? Dapat nakamask. Kailangan umangkop tayo, kundi magkakasakit tayo. Dati, siksikan tayo, tulakan, dikit-dikit, sa palengke, LRT, tren, kahit dito sa simbahan ng Quiapo. Ganun din, sa mga taong may bago ng buhay, dapat matutong umangkop. Halimbawa, ang bagong kasal. Oh. Kung noon, pwede kang umuwi kahit anong oras, kahit wag ka nang umuwi, pwede. Ngayon, hindi na. May asawa ka na, kasal ka na, may nag-iintay sa'yo. Kung dati, gastos ka ng gastos dahil single ka. Sarili mo, pera mo, ngayon hindi na. Meron ka ng asawa, may pamilya ka, may anak ka na na kailangan pagtuunan at kailangan iangkop ang sarili sa bago. O dati, estudyante ka lang. Ngayong tapos ka na sa pag-aaral, hindi ka na pwedeng hingi ng baon. Aba, magtrabaho ka na. Tapos na yung dati mong buhay na isang mag-aaral. Ngayon, magtrabaho at kumita ng sarili. Mga kapatid, ganito yung pag-aangkop. Ito yung tinuturo ni Jesus. Dapat matuto tayong iangkop ang ating sarili sa bago. Tinuro ito ni Jesus dahil hindi maiwan ng mga Pariseo ang lumang katuruan tungkol sa pag-aayuno. Pinupulaan kasi nila ang mga alagad ni Jesus dahil hindi nag-aayuno ang mga ito. Pero ang katwiran ni Jesus, hindi nila kailangang mag-ayuno o hindi nila kailangang gawin iyon dahil kasama nila si Jesus. Hindi nila kailangang maghirap at magtiis dahil kapiling pa nila si Jesus. Ito yung bagong katuruan na nais ni Jesus na matutunan ng mga Pariseo. Dahil dadating ang panahon, kapag hindi na nila kasama si Jesus, doon lang mag-aayuno. Mga kapatid, ang turo sa atin, pag-aangkop, isang pagbabago para maibigay o maibagay ang ating sarili sa isang bago. Bago tayo makabalik sa dati, sa luma, kailangan muna nating gawin, baguhin, iangkop ang ating mga sarili sa bago. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ating sambitin sa bawat panalangin, panibaguhin mo kami o Panginoon. Panibaguhin mo kami o Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinuno nito, naway sundin ang pag-aalay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Atinawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito,
Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo naming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak ka tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil at trigo upang maging tapot katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyo nawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong
kadakilan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Papa San Gregorio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo
upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.